si Dr. Amor Peñalosa ay nakapag-aral ng Doctor of Education 1988 Manuel Alcaizan University with highest honors. Doctor of Public Administration 2006 Manuel Alcaizan University candidate. Master of Science in Counseling Psychology 1980 De La Salle University. Master of Arts in Education 1969 Manuel Alcaizan University with high honors. Bachelor of Science in Elementary Education 1958 Philippine Normal University cum laude. Bachelor of Science in Secondary Education major in English minor in Mathematics 1953 University of the Philippines University Scholar. Elementary Teacher Certificates 1952, Philippine Normal University with honors. Si Dr. Amor Peñalosa ay nakatanggap ng maraming awards. Outstanding Girl Scout Leader, GSP. Brown Service Award National, BSP. Brown States Badge National, BSP. Brown's USA Award National, BSP 1984. Silver USA Award National, BSP 1984. Gold USA Award National BSP 1986. Plaque of Appreciation National BSP 1988. Bronze Medal of Merit National 1987. Gold Medal of Merit Batch 1987 Highest BSP Awards. Bronze Tamaraw National 1986. Silver Tamaraw National 2006. Outstanding Chapter, Pasay Alumni Awards, Philippine Normal University. Outstanding Regional, National Capital Region Alumni Awards, PNC. Si Dr. Amor Peñalosa ay nakapagtrabaho sa pamantasan ng lungsod ng Pasay, outside pamantasan ng lungsod ng Pasay, Thesis Dissertation Advisor Panel, Department of Education, and Consultancy. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Erica Anlawis at ito ang aming dokumentaryo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Angelica Rosi. Ang pagkakakilala ng Dr. Bernardino kay Dr. Peñalosa ay unang-una sa lahat napakatalino, napakabait at napaka-accommodating na tao. Isa si Dr. Peñalosa sa may malaking naitulong sa kanila. At dahil nga sa napakabait na tao nito, siya ang takbuhan ni Dr. Bernardino. At ayon pa kay Dr. Bernardino, lagi siyang maasahan at laging matulungin. Siya na ang pinakananay, consultant, and everything ng lahat. Narito po ang kanyang mensahe. Happy birthday, Mom! I love you very, very much, Mom. And wish ko po sa inyo good health and long life. At matagal pa tayo magsasama-sama dito sa CUP. I love you very much, Ma'am! Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Cristina Paleracio. Ayon kay Doktora Barbieto, siya at si Doktora Peñalosa ay may malalim na kaugnayan sa isa't isa. Mula sa pagiging ninang, guro, at ipangalawang ina nito sa kanya. Ayon pa sa kanya, noong siya ay nasa ikaapan na baitang pa lamang, ay madalas hawakan ni Doktora Peñalosa ang kanyang mga kamay upang gabayan siya sa lahat ng bagay. Tunghayan natin ang kanyang maikling mensahe. I wish you would stay and be a pillar of the City University of Pasay for more years to come. I love you, Ninang! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Emilio Orapa at ngayon ikaarawan ni Dr. Amor Peñalosa at isa sa kanyang matalik na kaibigan na si Dr. Portugal ay aking nakapanayam. Ayon kay Dr. Portugal, sila ay mahigit 40 years na magkaibigan. Siya ay mabait at mapagmahal na kaibigan. Siya ay mahilig magbigay ng mga bagay sa ibang tao at mahilig magluto upang ipakain sa ibang tao. Sila na rin ay maraming mga unforgettable moments. At ngayon, inyo pong mapapanood ang birthday message ni Dr. Portugal para sa isang matalik na kaibigan na si Dr. Peñalosa. Ang message ko, Ma'am Peñalosa, sanay hindi ito ang magiging isa sa birthday. Ito ay isa lamang sa
20 taong pang birthday na dahasin ko. I wish you everything, the best of everything in your birthday. Thank you din. Salamat. Magandang araw. Ako si Melanie Espiritu at aking nakapanayam ang isa sa pinakamalapit sa puso ni Dr. Peñalosa, si Darwin Suarez, ang kanyang apo. Inilarawan ni Darwin si Dr. Peñalosa bilang isang masipag, maunawain at maintindihing guro sa kanyang mga estudyante. Bilang isang mapagmahal na lola, si Dr. Peñalosa ang gumabay at humubog kay Darwin upang maging isang magaling na estudyante. Si Dr. Peñalosa rin ang nagpapalakas ng loob at tumulong sa kanya upang siya'y makaahon sa buhay. Si Dr. Peñalosa rin ang nagturo sa kanya kung paano lumaban sa hamon ng buhay. Ngayon, tunghayan natin ang mensahe ni Darwin sa kanyang lola na si Dr. Peñalosa. May message ka po kay Lola La, happy birthday po. This was your 81st birthday. Sana good health po kasi tulad ng promise ko sa inyo ni Nanay Tela, ni Mam Baloro. Babawi pa ako sa inyo. Matagal pa magbukas ng Entertainment City at 2016 pa sila magbubukas. So, papasyal ko kay Dog Promise. Good health, wala ka na dapat hilingin. Napakasaya mo sa buhay mo. At saka maraming salamat talaga kasi kung wala ka, hindi ko saot ang uniform na to. Baka patambay-tambay lang ako dun sa may libertad. Tamat na. Magandang araw, ako si Paula Margaret Eldrobesi. Ayon sa isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Dr. Peñ, si Dr. Elvira Ramos, dekada 90 pangalan daw ay magkaibigan na sila. Si Dr. Peñ daw ang isa sa pinaka-importanteng tao sa kanyang buhay. Si Dr. Peñ daw ang walang sawang nag-encourage sa kanya sa lahat ng bagay. Si Dr. Peñ daw ang tipo ng tao o kaibigan na handang tumulong sa lahat ng pagkakataon. Narito po at umhayan natin ang maikling mensahe ni Dr. Elvira Ramos para kay Dr. Peñ. Hello, Ma'am Peñ. Birthday mo. And I'm so happy. Sana I would reach that age. Pero I doubt it, Ma'am. Di ako kasi healthy mo. I wish you the best and I wish you the best of health. And I wish meron kang mga duplicate. Kasi kung meron kang duplicate, siguro this world will be a better place to live in. Marami rin tayong pinagdaanan, storms and stresses, humps and bumps in our relationship because sometimes we listen to other people, therefore things will not be of help sometimes, but wala, matibay na yung fundasyon ng pagkakakilala ko sa'yo. And I will only believe what I have experienced about you. I'm happy having known you. I'm happy that God gave you to CUP and your continuous help to CUP and of course to me now as a VPAA. You are helping me a lot in terms of so many things. And thank you, Ma'am. I love you. Thank you so much. Happy birthday. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Rizalyn Pandili. At narito ako upang ihayag sa inyo ang mensahe ng isa sa mga kaibigan ni Dr. Peñalosa na si Ginang Baloro. Ayon sa kanya, hindi lang kaibigan ang turing niya rito, ngunit isang kapatid na handang umagapay sa kanya. Ayon din sa kanya, halos 5 dekada na silang magkaibigan, ngunit hindi pa rin nagbabago ang kanilang samahan. Tunghayan nga natin ang munting mensahe ni Ginang Baloro kay Dr. Peñalosa. Happy birthday, Ma'am Amor. May you have long life, good health. God bless you always. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Roma Beth Alcantara. Ang halaga ng pagkakaibigan ay walang katumbas at di nasusukat gaano man katagal magdaan ang panahon, lalo na ito ay iyong inidolo sa profesyong pareho ninyong pinasukan. Kagaya ng pagkakaibigan ni Ginang Galapas at Dr. Peñalosa na ayon sa una ay malambing, mapagmahal at tapat na kaibigan na nakita niya sa katauhan ni Dr. Peñalosa. At isa sa mga hindi nila malilimutang karanasan ay noong magkasama silang mag-draft ng student handbook ng pamantasan ng lungsod ng Pasay. Ang profession o ang pagkakaibigan
ay isang magandang bagay na nangyari sa buhay ng isang tao. At ito po, tunghayan po natin ang mensahe ni Ginang De La Paz para kay Doktora Peñalosa. Message. Wish you more. Good luck sa kanya. And you make things happen. Good luck. Happy birthday to my idol. Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Roger Mtumba. Ang aking nakakalat na impormasyon ay tungkol sa buhay ni Ma'am Peñalosa. Base kay Sir Piligro, si Ma'am Pen ay mabait, mapagbigay, mapagpasensya at matiisin sa kanyang subordinate. Lalong-lalo na pag hindi nakakomply yung expectation ni Ma'am Pen. Malaki lang naitulong sa kanya dahil naging part siya ng CUP at yun nga ang pagiging professor. At ng panahon na yon, Vice President ng City University of Pasay si Ma'am Pen. Bilang katrabaho, si Ma'am Pen daw ay hindi tumitingin sa oras. Patuloy siyang nagkatrabaho kahit na may edad na siya. Ayon kay Sir Piligro, sa limang tunay na kaibigan na meron siya, isa na dun si Ma'am Pen, na napakahalaga at napaka-importante sa kanya. Ngayon, tunghayin natin ang mensahe ni Sir Piligro kay Ma'am Peñalosa. Yan, yan ang masasabi ng Ma'am Peñalosa. Happy birthday. He may have more birthday to come. Birthday niya, ano po yung maaari po i-message for? Alam ko na si Ma'am ay nakahanda pa rin ng pasilipin sa mga kapwa dito lang matagulang natin dito sa CVP. Alam ko na hindi niya talaga magtagal pa sa servisyo. Wish ko lang talaga katulad ng Portugal. 20 taon pa Ma'am o mahigit pa. Kaya-kaya mga malakas ka pa, maganda ka pa. At nasa pa rin ang enthusiasm. Ang interest para magturo, magturo at saka natin to Dr. Peñalosa, happy birthday. I just want to say, keep up the good work kasi alam ko naman talaga ma'am na magaling na talaga kayo sa pagtuturo. Wala, no doubt, ang galing niyo po sa pagtuturo. Nakapag-inspire ko kayo ng maraming estudyante na ngayon naging successful na din, na kung saan sila na din yung nag-inspire ng mga estudyante. So, para sa akin, ma'am, wish you luck, tapos good health, then, stay who you are. Really luck. And we love you on behalf of College of Education Office. Happy birthday, Ma'am Pen. Thank you so much for everything. Thank you so much for coming into my life as my mentor. Happy birthday and I love you. Sa ating magiting at tinuturing na ina ng CUP, having been in the institution since its establishment in 1994, isa sa mga pinakamasipag na empleyado ng CUP who silently works towards its accreditation with CHED without raising any complaint. And to that I say, sorry, a true public servant who put the welfare of the school above personal interest. Allow me to greet to you a happy, happy birthday. May you have many more birthdays to come and may your good deeds encourage others to do the same. Again, Ma'am Peñalosa, happy birthday po. At sana'y pagpalain ka ng may kapal. Ngayong 11 ng Setyembre ay ating ipagdiriwang ang kaarawan ng nag-iisang Dr. Amor Peñalosa. Ayon kay Dr. Amor Peñalosa, ay 20 years na siyang nagtuturo sa City University of Pasay simula nang maitayo ito. Bukod sa pagtuturo, may mga bagay siya na kinahihiligan,
tulad ng pagluluto upang ipakain sa kanyang mga kaibigan at pag-share ng blessings sa maraming tao. Si Dr. Amor Peñalosa ay isang napakasipag na guro, mapagmahal at matulungin sa kapwa. Tunghayan natin ang mensahe ni Dr. Amor Peñalosa para sa mga mahal niya sa buhay. Everyone, is if you're given the blessings by God, is to grow old gracefully. And to grow old gracefully, one, you should get busy all the time. Number two, think beautiful and listen to beautiful music. Third, join the young ones and their youthful ideas. Kanya kasama ko kayo. Four, look at beautiful things such as beautiful sceneries like raindrops and roses and whiskers and kittens, brown copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. When the bow bends, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so sad. Then number five, join positive groups like the group in the faculty. Number nine, share time and talents, and join the feeding program. Next one, if keep your muscles moving. Eleven is grow spiritually and physically. Number 12, think positive. Number 13, take time to simple pleasures in life. Simple pleasures in life, like a platito of pansit and one pandesal. Next one, collect beautiful coats and coatables. Number 15, stay as sweet as possible. Number 16, look beautiful all the time. There is nothing that can take the place of beauty and wisdom. 17, stay in love, which is a gift of God. 18, rest before you get tired. Sabi ko na, no? Because you should know, growing old cannot be avoided. But looking young can be delayed. Feeling young is your choice. If you like to feel young, join the young groups and their youthful ideas. Yin lang. Grow spiritually. Eh, narito na! Wimple!
It's your birthday.